Ah, so ayan mga brother, we'll move on to our draft pick. First band coming from the blue side, which is the Arvin Langkitsaga po. We have here Louie. Good band yan. Ito high level drafting to. I'm expecting to see high level plays also mga brother. Now they ban Uranus for the red side mga brother. Kinilig bigla si brother. Oo nga eh. Na ganun pala epekto ni King noon. Hindi ko inaasahan ha. Puta, kahapon wala siya eh. So parang semi-semi lang. Okay, may laban, may laro ang may laro sila pero wala si King. Ah. Pero ngayon nakita ko putang ina. Kinang-ina kinilig yung betlog ko min putang ina. Grabe iba epekto ni King. Now next ban from the blue side would be the Johead and the Esmeralda. So, binan dito yung mga sustained side lanes. Binan naman dito ang Johead. Since meta ang Johead, mga brother, sakit yan, men. Bush gaming, counter din sa panel yan, mga brother. First, naku po. I'm hoping hindi magsilina dito si BNQ de Patuti o si Arvin. Diba, nakita naman natin last season kung gaano siya kagaling magsilina. And the next pick dito, then pick from the red side, mga brother, for the team MOMP Excelsior, we have Tamus. Then I'm expecting another fighter pwede. O kaya tank, hindi tank, dalawa pa eh. Another fighter siguro pwede pa. They could go for Yuzong is available also, mga brother. And yun, available ang Yuzong natin, mga brother. They could block the ano. No. Shoutout kay Ma'am Missy Lim, yan. Shoutout sa'yo, Madam Missy. Maraming salamat. Hindi ko nakakalimutan yung dinunig mo sa akin nakaraang tournament, no. Pagpalain ka nawa. God bless America. God bless Philippines. And God bless China. Diba? threesome, no? Eto na mga brother. Eto, ewan ko ah. Is this a new meta? I don't know. New meta for them? I don't know. Hilda is being picked. This is the third time that Hilda has been picked, mga brother. Meron pa tayong Yuzong. Meron pa. Ayan, Masha is a good. Eto, good ah. Counter Hilda. So, counter Hilda's tawag dito passive. We have here another annoying side lane. We have the Masha, mga brother, good pick yan. Then we have one sustain lane which will come from the X-Borg. So eto naman support Valier has been picked, mga brother. Tama yun kasi baka maban na. Now they can give tanks to each other. Pwede magban ng tank dito ang MOMP to block off the possible meta tank na makukuha din ng kasi pag nag-trade sila ng tag-isang tank. So, if you have the chance to cut off that, mga brother, i-cut muna. Diba? So, mga brother, ay, para kay Arvin, marami sa... Ayan, pag si Arvin, 25 star lang yan. Dapat nga 10 eh. Kung pwede ko bang i-minimize into 1 star lang pag Arvin, no? Pwede ba? Shout out, shut up ka na, brother, Archie Del Mundo. Go, MMP. Sabi ni Ma'am Tricia Cancino. Yan. Mga brother, kanaan lang kanaan dyan. Share nyo na yung live, guys. Yung mga hindi pa nagpa-follow ng page, i-follow nyo na yung page. Now, Ling has been banned. Adas has been banned. Now, Kufra is available for the team MOMP. So, I think it's... Kufra, mas maganda yun kasi may crowd control. And, since you have Valir, meron kang counter sa mga tank na available pa. We have the Grak. We have the Hylos. Masha. So, magandang counter dun ang Valir, no? So, depende. Tingnan natin kung paano magiging setup, ha? Kasi kailangan na ng setter, eh. So, I would go for Kufra. Hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon. Ha? Man, for the show. Ayun, puta. Ah, so hindi nila kinuha. Ah, so confident din sila. It's either you... Funnel, pwede tong funnel Hellcurt ang gagawin nila, mga brother. Maganda to. Pwedeng, siguro funnel Hellcurt to, mga brother, kasi meron na silang side lanes. Funnel Hellcurt, yung tank, siguro wala na silang ano sa tank, kaya na nila since... Valer is a good counter sa mga remaining tanks, mga brother. Ito ah, si King na naman ang, si King ang magama marksman, mga brother ah. So I expect Asim Gaming sa para kay King, mga brother, dahil maasim maglaro yan si King. Pero if you have support and tanks na magaling gumalaw, mga brother, kahit gaano ka ka-asim eh, tatamis ang galaw mo diyan. So walang problem, no. I won't worry. Tala. Ah, so Harit. Ah, this is a 1-2-2 setup. So, we have offlaner Tamus. Support. I tank si Brother Tori, which will come from the Hilda. Then, we have the support. Oh, kasi mahina, mga brother, ang Hellcurt na offlane, man, na solo. Mahirap yung mga pag-farm. So, 1-2-2 for the Hellcurt.
maganda yan, magkakaroon siya ng space para mapag-farm with the help of Valir o sino sasama sa kanya, depende. So tingnan natin kung ano mangyayari, mga brother. I can't predict kung anong ayoko magsalita kung sino dapat ang pwedeng manalo dahil parehas magaling yan. So I won't say any shit. So ito, mga brother, let me introduce both teams. We have on the blue side, mga brother, we have the team Arvin Langkit Sagapo. We have Vian Cutie Patuti for the Selena. Shit, man. Ay, ay, ay. We have Casey for the Grak, Kurt for the Xborg, Liam for the Masha, and King Cutie Forever for the Carry. Now on the red side, mga brother, we have Team MYMP Excelsior. We have Wendell for the Hellcurt, Tore for the Hilda, Dre for the Harith, Banting for the Valir, and Binibining Marikith for the Tamu. So, ayan, mga brother, high level gameplay to. Expect them, expect good shit coming from both teams. Expect na magiging maganda ang rotation, magkakaroon ng counter. Expect late games din dito dahil alam ko hindi nila ibibigay basa-basa. This is a best of three series and maraming pwedeng mangyari. So, huwag tayong mag-predict kung lamang na yung isa, panalo na agad. Pwede bumalikta dyan anytime. It can tilt. And the tables can turn, mga brother. So, ayan na. We'll now move to the land of the fucking LOL, mga brother. Ito na. I'm so excited and sexcited. I just can't fucking hide it, mga brother. So, ito. Sip mo ang ano, ha. Tamang clear lang. Mag-kuha, buff take lang sila. And Tore blocked off brother Liam. Dahil alam niya, pwedeng mag-cut dito ang Masha. Then mid lane just taking clearing minion waves, mga brother, and mahirap kasi dito magiging ano eh, magiging passive ang parehas eh. Not unless ito si Banting with aggressive gameplay against Kisi, mga brother, pero naka-sprint siya. Banting very annoying with spur skill, pero pag tinamaan siya ng tingnan natin VNQT Patuti, matitake ba si brother Banting? Banting na medyo delegado, low HP. VNQT Patuti delegado rin, mga brother. Mamba out, walang casualty, mga brother, sa mga folks na nangyari. Then we have here going for the little wanderer, mga brother, then clearing the minion wave and the middle lane. Pero ito, tingnan natin si Binibining Marikit ng Google. Oh, matatamaan ba to? Kurt medyo pero hindi, may firaga armor siya, mga brother. So yun lang, tamang gulo-gulo lang, mga brother, no need to worry. Pero nakuha ang pares na little wanderer ng MYMP. So they will now go for the blue buff dito para kay Harith. So yan, mga brother, ano na lang, poke lang, paramdaman lang. Alam din nila kung kailan sila mag-in, alam din nila kung kailan sila mag-out. So no worries, mga brother. Now, VNQT Patuti, tingnan natin, mga brother, ha. Kung may masamang plano to, ha. Tatama ba ang pana? Pero Tori is a very tanky. So I doubt na mapana mo man yan, he will survive. Pero both lane, medyo delikado dito si Brother Kurt. Brother Kurt on the verge of getting ganked. And now, mga brother, naka-flicker. Flicker out pero naumpog sa bato, mga brother. First blood coming from Team MYMP. At mukhang magkakaroon dito ng counter gank, mga brother, Liam, Casey, and King Cutie Forever against Brother Wendell. But Wendell knows na kailangan niya nalang mag-TP. Don't go for it, Brother Wendell. You are on the verge of being ganked. Pero hindi na pala, mga brother. Just go, mamba out na lang din. Then VNQT Patuti trying to go for the Selena's Arrow pero hindi, mga brother. So ito 1-3-1, mga brother, ang setup nila. Pare silang 1-3-1 pero ito tinitake nila Brother Dre ang bottom turret. Makukuha ba to? Hindi, pero maganda na, malapit na mawala ang bottom lane turret, mga brother. So Kurt medyo delikado, although may sustain siya, he cannot sustain the gank na pwedeng ibigay dito from Brother Dre plus yung ating damage from the Tamos, mga brother. So ito, aggressive gameplay against Binibining Marikit plus the TP para mang asar lang, and then mid lane, and they kailangan magamit dito ng Team Arvin Langkit Sagapo ang Selena ng mabuti dahil kailangan ng Selena's Arrow na on point. Pero tignan mo, mga brother, Tore, nakita na siya ni Brother Kisi. Amen. Alam niya kung gaano siya kalakas, men, pero ito si Banting, medyo delikado, pumasok si Brother Liam, pero ang ganda na mabawton. Pero may flicker din, mga brother, ayun, take down si Brother Banting, Banting down, mga brother, at kapalit din nun si Brother Liam. Liam down, mga brothers, that is a 1-for-1 exchange for both teams dito. Kisi trying to reset the blue buff, mga brother, para hindi makakuha to ni Brother Dre, pero hindi, na-maintain pa rin ni Brother Tore. Pero Tore nga, mga brother, kasi kunod dyan ang Tore, so no need to worry, kahit sino pang bumalas sa kanya, he can withstand and sustain the damage. So far, mga brother, ang score natin okay pa so far, mga brother, ah. Okay pa so far. And let's see the items, mga brother. So sa the whole
gold lead mga brother legado ata dito si brother Binibining Marikit. Binibining Marikit mga ka-outma. Pero yung ganda naman ng pana doon. Coming from Ben Cutie Patuti. Wow! Good shit doon ha mga brother. Bumabawi siya sa season 2 pana niya mga brother. So season 3 pana na on point. Nag-practice yan mga brother sa practice game classic kasamang mga AI. Maganda ang ginagawa doon ni brother Ben Cutie. More of that mga brother. Magiging effective ang mga pangyayari on the side of Arvin Langkit sa Gapo. So more of that mga brother, pero to delikado ata si brother Masha Liam on the verge of death mga brother. Pinagtulungan siya mga brother, in out dito si Banting Wendell tsaka si brother Tore, pero Tore medyo delikado, pero si King Cutie Forever masyado malalim, pero hindi nakamabout pa nga dito si brother Tore. Nice move doon, ang ganda doon mga brother. Nagmove forward yung isa, nagbaback naman yung delikado, ang ganda noon. Palitan lang sino pwedeng sumalo ng mga damage coming from the heroes. Good shit mga brother so far. Ang ganda ng mga labanan dito. And nakita ko na tamo, stale, ano lang, although lamang sa Tore dito ang ating MYMP. So far mga brother you cannot say, you cannot finalize na, oh, panalo na. Pero pagdating sa map sa Tore tsaka sa pera, lamang dito ang MYMP. Pero ito, tinignan na ultimate being popped up, pero ito wild charge coming from pero may execute nga naman, tamang pakasar lang yung kay brother Tore. King Cutie Forever hindi na maka-farm block dito, lahat sa lahat ng farming lane dito ang ating carry Kurt with the last insanity para lang makapag-mamba out. Yun na nga, lahat ini-steal na neutral scripts kinukuha na dito ng team MYMP mga brother, habang si Tore nandito lang sa bush. Sino kaya pwede niyang pag-initan? Meron pang blue na available, Dark Knight Calls being pa-activate mga brother. Ang ganoon ng poison stings coming from Wendell, ah. On point ang second skill doon ni brother Wendell, poison stings with a shit mga brother, with bad intentions. At yun si brother Dre ang lali mga brother, tinamaan ng silinas arrow, patay in exchange. Pero yun nga brother, 1-4-3 exchange in favor of team MYMP Excelsior mga brother. Dead dito si brother Dre, pero kapalit nun tatlong hero. So that is a bad trade for the side of Arvin lang Kitsaga po mga brother. So far medyo delikado dito ang team Arvin lang Kitsaga po, dahil down na sila sa pera with a 4k gold lead mga brother. For almost 4k 4k plus gold lead. Pero si Banting medyo delikado at hindi yun na 4k gold lead mga brother. Then pagdating sa items, panigurado to, lamang na rin dito talaga. Importante yung funnel natin, pero to tignan natin ha, kasi pwede sila magparamdaman yan ha. So Hellcurt, papunta na to ng BOD mga brother o Blade of Heptasis. Bala na siya. Usually kasi ngayon sa running meta ginagawa niya Blade of Heptasis. Grabe, tipihan sa mukha, oh. MYMP with the, that's what you call silent trash talk. Kasi no trash talk tayo mga brother. So TP ang kanya lang way, a form of a trash talk mga brother. Pero ito na, delikado dito mga brother. Down si brother Kurt, trying to steal a turtle buff. Pero ito, delikado rin, patay rin. Dead rin si brother Kisi. Down mga brother, plus Kurt down mga brother. Two are down on the side of team Arvin lang Cute Sagapo mga brother. And TP this, TP that, TP anywhere mga brother. Ang sakit nito. So far, walang maipon at walang may farm dito si brother Kari, which is used by King Cutie Forever. So King needs to do something mga brother. No, hindi si King, dapat mapag-set dito. Dapat makahanap sila ng play. Ang play na yun, since wala ka naman, Liam ata medyo delikado, pero napag-figure out pa nga. Meron pa ba itong passive mga brother, pero bottom lane dito, delikado. Patay dito si brother Kisi, masyadong malalim, trying to defend the bottom lane, pero na-def at patay na siya mga brother. So down dito, 0-3-2-4 Kisi mga brother, delikado na ang team Arvin lang dito sa Gapo. The problem here mga brother is you have no crowd control. Gamit pero to, tinamaan na si Linus Arrow dito. Venture di patutoy, trying to go in. Pero hindi, ang ganda ng flicker doon. At nakupo na nga, assert pa si Banting. Banting with the place, together with brother Dre. At masyado ata nga nag-commit doon si brother Arvin. Nakupo, bumabalik ang season 2 Selena ni brother Arvin doon mga brother. Pero to top lane mga brother. Tingnan natin na Liam against Torep plus Binibining Marikit. Takbo lang, hanggat may lupa brother Liam. Go for the gold mga brother. May passive ka pa ba? Uy! Clutch naman ang passive doon, pero hindi na ata makakatakbo ka pa ba mga brother? Tama na. Grabe ang marathon dito mga brother. Good shit pa rin. Patay pa rin in the end. Pero at least nakapag-buy time siya. They need to buy time for King Cutie Forever to farm and to farm and to farm. Kurt, nawala ka agad ang pinaga armor. Grabe yung damage potential na nabibigay ni brother Dre. Dre with the heart is deadly too mga brother. Hindi lang pala si Casey. King Cutie Patuti, pia flicker out na lang. TP here, TP that, mga brother, lahat na lang ng pambabastos ginagawa dito so far ng MYMP. Alam nila, over
nako-confident na sila. Hindi sila overconfident. Confident sila kasi they don't commit too much. Actually, dito nagko-commit pa nga na nga sobra-sobra is si Brother Arvin, di ba? So, yan. Masama ang lagay dito. They just need to defend the lane. They just need to let the King Cutie Forever farm dahil without DMM, without items for carry. Pero grabe. Grabe yung damage dito ni Brother Banting. Ha? Banting with the Valir. Ang sakit, man, ha? So, ito ating revenge gameplay para kay Wendell, mga brother, last season natin sa Brotherhood Nation. Shit, man. Grabe. So, ito, mga brother, we have Tore just trying to endure everything, mga brother. Kaya niya na, eh. Kaya niya na, mga brother. Tagay mo, staying on the middle lane with together with Banting. Pero alam ko, bait lang yan, mga brother. Now, they will just go for the Lord. Let us check, mga brother. ML na ML. Nako, ML, ah. Yan ang galawan talaga ng mga... Yan ang galawan ng confident, mga brother. Hindi na makapag-farm dito. Pero mga brother, this is just game 1. So, it's hard to say na panalo kagad to, na sure na kagad. We can go for a tie-winning, tie-breaking match, mga brother. So, marami pang pwedeng mangyari. Tignan nga natin, let's do an item check, mga brother. Let's do, grabe yung mga tipihan dito na let's focus this on binibining market kasi si binibining market pa ano talaga. So, nakikita natin Hellguard, papunta na ng Endless Battle. Then we have, ito tinamaan na nga sili niya sa araw, pero hindi. Tignan mo naman yung panakot ni Tori dyan, mga brother. O, si Harit meron ng Holy Crystal, papunta na ng Concentrated Energy. Then meron na rin siyang Sight. Grabe nga naman. At tignan mo, Brother Kurt with the Last Insanity just to avoid the third in the middle lane na masira. So, pero hindi pa rin, mga brother, that is not enough. Meron din tayong top lane na pinupush doon ni Brother Masha. Masha, let's see. Kasi yun na lang kaya niyang gawin, mga brother. But BNQ din patutuloy with the arrow tinamahan. Pero ito na, activated na ang SSD to ni Brother Trey. Trey with the Kyrie Irving step. Step here, step that, mga brother. Tamang ankle break lang. Matatama ba? Pero tinamahan dito ng pana. Pero dahil tayo po sa being activated, mga brother. Ang bilis na wala ni Brother BNQ din patutuloy. Last insanity being top top. Pero hindi, tower lock talaga, mga brother. Game 1 goes to MYMP. Good shit, mga brother. 1-0. Wow, good game, well played, mga brother. Meron pa tayong game 2, pero men, very dominant play coming from team MYMP. Hindi na nila binagpahinga, mga brother. Ano man, they didn't give a chance, mga brother, na alam mo yun, mapag-farm pa yung card.